Kakapasok lang na balita. Muli na namang nagbanggaan ang barko ng Philippine Coast Guard at Chinese Coast Guard. Akala ko ba gusto ng repag-ayos ng China? But tuloy-tuloy pa rin sa kanilang bullying tactics. Dahil nga sa kawalang utak na dangerous maneuver ng Chinese Coast Guard, muntika na namang malagay sa alanganing sitwasyon ang buhay ng mga Pilipinong nakasakay doon. Sa actual videong in-release, maliit lang ang gasgas na tinamo ng Philippine Coast Guard at wala pa ang ibang detalye sa resupply mission. Pero binomba raw ng water cannon ang isang inarkilang barko. Kasalukuyan pa rin ang nangikipagpatintero ang Pilipinas laban sa China. Ships, we are still ongoing. We are awaiting updates on the final report on the status of on the mission. There have been reports of a collision between BRP Sindangan and a Chinese Coast Guard vessel because of the illegal actions conducted by the CCG. Liza May 4 was also hit by water cannon. We are awaiting updates on damage to Liza May 4. Isa pa sa bidyong inilabas ng Philippine Coast Guard, talagang hindi tinigilan ang Liza May 4 na pinagraratrat ng tubig. Kitang-kita sa actual video ang pagbomba ng dalawang Chinese Coast Guard sa resupply boat na Liza May 4. Pero kahit binomba ng tubig ang walang kalaban-laban at hindi armadong barko ng Pilipinas, nanindigan ang Philippine Navy na itutuloy pa rin ito ang resupply mission. Talagang mayayabang lang ang Chinese na to pag walang missile at kanyon ang kanilang binubuli. Not give up a square inch. The Philippine Navy and the Armed Forces remains committed to ensure that our mandate will be performed, most especially in the West Philippine Sea. Commander Trinidad said, we will not yield an inch of our territory to any outside entity. Dahil nga sa posibilidad na may sumiklab na gulo, naghahanap na ng mas maraming sundalong militar ang Armed Forces of the Philippines. Pero bakit? Tila may pinaghahandaan talagang gera ang Pilipinas. Ayaw man sabihin sa publiko, pero mahalata mo na patuloy na pinapalakas ang AFP dahil sa external defense ng ating bansa. Himok po namin ang natitira po na surrender and join the folds of the law para po tulong-tulong na po natin na hagmukin po ang mas malaking challenge of external defense. We also enjoin our youth po na to really embrace the ROTC program and also join us in this challenge that we're facing. And also in terms of our civilian sector, sa mga gusto pong mag-reservice, at tulungan din po ang armed forces. We are fueled by your support and we will continue to do our mandate. But we also look upon the, we take into heart po yung message ni President, no? He gave strong words during his address in Melbourne, in Australia. And tinatanggam po yun ng AFP as a tall order for us to continue our mandate. Kung magkakaroon man ng malaking gulo, papayag ba kayong maging parte kayo ng Armed Forces of the Philippines para mapag-gera para sa bayan? Ikomento sa baba ang inyong saloobin.